Ngayong araw magsisimula ang laying in-state ng namayapang Santo Papa o dating Santo Papa na si Pope Benedict XVI sa St. Peter's Basilica. Tatagal ito ng 3 araw bago siya ilibing sa Huwebes, January 5. Ayon po sa tagapagsalita ng Vatican na si Matteo Bruno, alinsunod sa kahilingan ni Pope Benedict, ang kanyang libing ay gagawing simple, solemn at sober. Kaugnay nito, makakausap natin si Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs. Magandang umaga po, Father. Yeah, good morning. Opo. Siguro po ang unang tanong para din po sa mga kapamilya natin na nanonood ngayon. Ano po ngayon yung mangyayari o nangyayari sa funeral rites ng isang dating Santo Papa? Bigyan lang po siguro natin sila ng konting background there, Father. Ang unang-una, magkakaroon ng public viewing para naman yung publiko ay magkaroon ng pagkakataon na masilayan nilang muli ang Santo Papa. So ang public viewing ay mag-uumpisa ngayong January 2. Mm-hmm. And then sa January 5, magkakaroon naman ng ito na yung misa talaga, no? Funeral mass na pamumunuan niya ni Pope Francis. 9:30 a.m. ang gagawin dyan. So mahalaga dito na dapat matandaan natin na si Pope Benedict ay naging Santo Papa natin for 8 years. And then of course, hindi naman pwede na i-deprive natin yung mga mananampalataya na masilayan siya muli, na naka-implant niya. Ano, but then again, ano, it's open ano, for public. Mm-mm. Dito po sa funeral rites ni dating Santo Papa po, Benedict XVI, ano po yung mga mangyayari yung ini-expect natin na makikita ng public din po? Ini-expect natin na talagang mag-descend sa Vatican yung mga obispo, mga heads of state, and then of course, yung mga tao din. Ano. At yung mga heads of state, hindi natin alam kung sino yung mga kumpirmado na talagang dadalo. At hindi na rin natin alam kung sino yung mga high-ranking church officials ang dadalo dito sa Pilipinas. Hindi din natin alam ano, kung sino yung pupunta ng Vatican na to attend the funeral, ano, funeral rites. But then, basta yun ang sigurado natin. May mga dadalo po yan, ng mga ganyan, mga heads of state. Kasi, bilang isang Santo Papa, siya naman din ay isang head of state, ano, Vatican City as state, ano, a tiny state. Mm-hmm. Father Jerome, sa inyo pong pagkakakilala, experiences, mga nabasa at naikwento sa inyo, paano po bilang Santo Papa si Pope Benedict XVI, yung mga naging contribution po niya? Ang unang-unang matatandaan natin kay Pope Benedict talaga yung pag-defend niya ano, ng ating pananampalataya, ng ating doktrina bilang isang Katolikong simbahan. Sa kanya ay naranasan natin na talagang i-purify ano, yung doctrine na to. At hindi lang i-purify, kundi panindigan po natin yung mga doktrina na to. At may mga pagkakataon na siya ay nababatikos. Mm-hmm. Na siya ay talagang pinuputakti ng mga criticisms because of his ardent desire no, to purify the faith, to defend the faith. But then again, bahagi yan ang kanyang kumbaga ay kontribusyon sa simbahan. Ang specific, for example, na natatandaan natin dito, yung kanyang paninindigan sa traditional teachings ng simbahan on marriage. Mm-hmm. Eh ngayon ay pero ng same-sex union, pero si Pope Benedict XVI ay talagang pinanindigan niya the traditional meaning of marriage. It's between a man and a woman. At hindi ito isang invention, kundi ito ay isang paninindigan dahil yun naman din talaga ang nilikha ng Diyos ano, tungkol sa kasal. At people criticize him for that. At sinasabi na itong si Pope Benedict ay hindi marunong umunawa, hindi marunong mag-accommodate. But the papacy is not about accommodation. It's all about ano, defending one's faith, defending one's doctrine, upholding the teachings. At yun ang talagang ipinakita talaga ni Pope Benedict XVI sa simbahan at sa mga tao. Mm-hmm. Father Jerome, doon sa mga nabasa at nabanggit na rin po ano, mula sa Vatican, ang kinukwento nga po nila, yung last moment ni Pope Benedict, ang mga few words na sinabi niya, binanggit niya, was, "Lord, I love you." Yun lang. Ano kaya yung nakikita natin? Yung iba kasi, Father, di ba kapag sa mga ganitong oras, ang sasabihin, "Lord, tulungan mo ako, extend mo pa yung buhay ko, palakasin mo pa ako." Pero siya, walang ganon. Ang sabi lang niya, "Lord, I love you." Well, it speaks a lot ano, about his ardent desire, ano? To really uphold the Lord, the teachings of the Lord. So yung kanyang pagmamahal ay lutang na lutang. Nung unang-una siya naging Santo Papa,
ang unang-unang niya rin ginawang encyclical is Deus Caritas Est. Ang ibig sabihin nito, God is love. So, yun palang ano, reflection na talaga ito ng kanyang parubdob na pagmamahal sa Diyos. So, hindi natin matatawaran na yung kanyang papacy, yung kanyang contribution ay talagang nakatuon sa Diyos. At yung sinasabi ko nga dito, na ito si Pope Benedict, gusto niyang i-revitalize ang pananampalataya sa Europa. Ang ibig sabihin nito na i-revitalize ay kaming marubdob ulit ano, ang devotion ng mga Europeans ano, sa Diyos. At inanais niya na sana ay makita nilang muli ang kanilang pinanggalingan, yung kanilang Christian root. At walang iba kundi yung kanilang Christian root ay ang Panginoong Jesus. That's why when he blurted out na, Lord, I love you, so ato doon pa rin yung kanyang commitment, pagpapakita na ang lahat ay talagang nagagaling sa Diyos. Ang lahat na talagang nagmumula sa Diyos. So hopefully, ito ay magbigay ng aral na sa bawat isa. Opo. Father Jerome, binabanggit mo nga, no, parang dun sa pagkakaintindi ko, si Pope Benedict, ang nais niya ay palawakin yung pananampalatayang Katoliko, iparating, ipaabot dun sa ating mga kapamilya. Yung pong sa kanyang panunungkulan, medyo marami-rami po yung kanyang mga naging accomplishment. Nagkaroon siya ng 24 apostolic journey abroad, nag-create po siya ng 84 na kardinal, nag-proclaim ng 45 santo, 855 blessed, kabilang po dito si Blessed Pope John Paul II, Father Jerome. Yeah, bahagi naman ito ng trabaho ng isang Santo Papa, ano, yung mga binabanggit mo, mga ina-itemize mo, yung kanilang mga ano, no, mga ginawa, mga kumbaga ay contribution nila sa simbahan. But then we have to understand that it is part of the job of the Pope. Kaya hindi naman ito yung kumbaga kakaiba. But then ang dapat natin tutukan nga dito na si Pope Benedict na pinoint out niya yung dictatorship of relativism. Ang relativism kasi, that is the denial of the objective truth. Ang relativism ay hindi kumikilala kung ano ba talaga yung totoo. Kasi ang bawat tao ay may kanya-kanyang katotohanan. So yung i-point out niya yung ganito, which is I think very rampant, ano, na ang nangyayari ngayon, Robert, sabi nila, huwag kang mangingialam sa akin dahil totoo din naman ang sinasabi ko. Tama yung sinasabi ko. Sasabihin nila na toleration ang dapat dito. Respeto dapat dito, toleration. Kasi you cannot just impose your truth on me. You cannot just impose and tell me what is good, what is true. So yung confusing yun eh. Kasi sabi ni Pope Benedict, dapat maalala natin dito, ang Diyos ang talagang totoo. The gospel truth, the gospel principles, yun ang talagang totoo. At ito ang dapat maging basehan ng buhay natin. Hindi yung sasabihin mo sa akin na ito yung totoo, kaya wala kang pakialam dito. Ito yung dapat na mamamayani, kaya irespeto mo ako. Dahil parehas lang tayo ng kumbaga ay pinaniniwalaan. Magkaiba lang yung ating interpretasyon. Pero kung ano man yung interpretasyon ko, totoo yun. Kaya huwag kang makialam. So, toleration. No wonder, kapag may ganitong toleration, nakikita natin kahit yung mga mali, kumbaga dapat nating irespeto. Kahit yung very glaring na hindi naman dapat na nangyayari, akin na kailangan natin tanggapin, irespeto kasi pananaw yan ng iba. Yun ang gusto ng iba. So, which is, I think, ano, chaotic, ano, kapag gano'n, alimbawa, ay pinabayaan lang natin ang mangyari sa buhay natin at sa ating lipunan.